Okay, so ma'am, sir, you can line up and then please introduce yourselves. Most po sa kanila ay mas matagal pa sa UP kesa sa amin ni Ma'am Michelle. Pero sila po ay nagtitake ng education units so that they can take the board exam. Ms. Michelle and I, we are both teaching, I'm teaching principles and strategies. And foundation of education, amin din po. Okay, and binag-combine po namin ng aming class to have this special service program. So, sir? Good afternoon po. Teaching in the computer studies department. I'm Chomini Rashad, I'm from the Girls Essential School, and now I'm taking education units. I'm Anasi from the College of Arts and Humanities, Sikayari. I'm Martha Makalara from the College of Business, particularly in the Business Administration Department. I'm teaching subjects in the field of business management, marketing, and hotel investment. From the College of Theology, my name is Conrad. Nakatapos na po ng aking MHPR at kinuntin yung po siya ng education kasama po ang theology. Kami po ay masaya na makilala mo o makasama mo namin kayo sa oras na ito. Magandang hapon po. I am Boy Nangon sa ELS Services Department sa AUD. Previously, I was working in the department of houses as a project officer. Thank you, ma'am. Thank you, sir. So, later po, they will be sharing some of the strategies in which you have. Ma'am, balik tayo, bakit sa ito tayo Sabbath School? Bakit po meron tayong Sabbath School program? Sila po yung mag-represent sa atin ng isa sa mga strategies na pwede natin gamitin sa ating
po ang lahat. Meron po kwento. Narinigin na ba yung kwento ni Mami Pabel Goya? Narinigin na ba? Sino pong nakakala na natin yung pag-o? Hindi pa lang. Eh, si Pwede lang. Meron po isang layman na Adventist. Ito ay mayaman siya. Siya ay kumikita ng $500,000 per year. Siya ay elder ng church. At siya ay napakasimpang faithful Adventist with his wife. May business siya na textile industry. Doon sa communist Romania. So siya ay nagkakatiwalaan sa church ng mga nagkakatiwalaan ng mga pastor. Tapos, magkakaroon siya ng contract na magiging 4 times ang kanyang income per year. 4 times ang magiging million. Pero siyempre, faithful Adventist. Ano ang ginagawa ng faithful Adventist bago mag-sign, bago mag-design na wala kang bago? Siyempre, pray. At this time, dumating din ang alok ng conference na si Pavel, Edwin Pavel, ay gagawin daw district pastor Pavel. So, malaking position na naman ito. So, siya ay nag-pray ulit at na-convince ng mag-asawa na mas prioritize sila instead of business na sila, sila ay magiging soul leader at saka church member. At yun ang nangyari, in-let go nila yung kanya opportunity na 2 million per year, saka yung business nila ay better na, tapos kaya kailangan yung focus sa pag-ibisita ng brethren, pag-apaya ng churches and so on. So, ikaw ang nakita niya, nakita naman, tumili ang mga imagine. Pero ang nakita ng self-denial ni Pastor Pavel Royal. So, in a sense, si Pastor Pavel is a district, ay naway-away, pero nag-pray sila, nag-families, nag-study sila ng word, at nagbalik sila ng Buddha niya tapos sa Arpe, and nag-pray na sila, and napapakain ng church, another congregation, another church, double attendance, corrections, and so on. Dahil pinagpaparan ng Diyos ang self-sacrifice at siyang gawain ng Pastor Pavel. Doon sa taon ng Hotel Luso, meron isang bata na pinipreter si Pastor Pavel ng Evangelist Inclusive. Tapos doon sa habang pinipreter siya, meron isang bata na tumawid sa daan. Nabangga siya ng truck, hindi. Lumipad siya. Lumanding siya sa kabilang kalsada sa harap ni Pastor Pavel at nababa ni Pastor Pavel ang ulo at ang balikat ng bata. So, sabi niya yung nurse yung kasama ko. Lahat ng mga lahat ng mga butas ay lumalabas na grabe tuloy kasi masyadong grabe ito. Dinala siya sa hospital at ginawa nila lahat ngunit siya pa rin ay namatay. Dahil ang nangyari sa kanya, broken hip bone, broken hip bone, broken neck, broken arm, spinal column, may break sa dalawang parts, punctured lungs, at saka brain hemorrhage. Kaya namatay in short, namatay si Mene. Ito si Mene. Ang problema pa rin. So, ang problema kasi itong kapasok natin, magkukusin, ilang weeks na lang. Pangalawa, sikat si Mene. Sikat siya. Dahil yung siya isip ng tao na meron siyang kapatsanan sa buhay. Ang kapatsanan niya sa buhay ay utal-utal siya, stuttering, at saka meron siyang yung hindi na kukontrol ng kanyang mga muscles. Oh, something like that. So, alam sa buong tao na si Mene, kaya Mene ang kapatsanan sa kanyang kasi utal-utal siya. So, sikat si Mene, ang problema, tapos na yung kursi, sabi ni Pastor Paul, yung pastor ang kapatay niya sa inyong something tao, kasi ka sa buong tao. So, natin na lang si Pastor Pavel. Sabi niya, Lord, anong gagawin natin sa kursi natin? You have been
country, they have not thought about God. So sorry, number four, who we can ask it, that I don't know if I can ask it again. So who is the pastor for you? Your initial and the beginning of prayer. So when you pray to Pastor Prophet, sabinya, anyway, this is your word, sabinya, for your own glory and honor, hindi para sa akin, hindi para sa church, para sa inyong glory and honor. Ang request ni Pastor Prophet, please, pakibuhay, sinin niya, pray si Pastor Prophet namin, Pastor Marcel Lentis, pinapabuhay niya sa ating Panginoon, ang nabangga niya. So naniniwala siya na sa experiences niya na ang Diyos ng Old Testament, New Testament, ay Diyos pa rin. Sabi na, I changed na. Yung mga tao lang ako, medyo niya. So, ang nangyari, pinag-pray niya at magdamag sa naman pray, pero may isa pang attitude naman ni Pastor Robert Sanda. Pero, whether ang answer ng Diyos ay yes or no, ay it is God's will and sender's will. So God knows the best. So, yun ang kanilang prayer, pero open-minded sila by their yes or no answer. So, kinapapasa ko na si Pastor Robert dun sa hospital para makarecord sa mga mag-anak. At pagdating dun sa hospital, ano nangyari? Natapusin ko na ba? Papay. Pumutuloy na siya. Tapusin ko na ba? Patuloy, okay. Patuloy. Pagdating dun sa hospital, ayan, pagdating niya sa hospital, ano kaya mong nangyari? Yes. Ayan, mamaya ko na itutuloy. Ayan. So, ano kaya mo yung sinabi sa akin, sir? Ano kaya po yung example na yun? Yun po yung tinatawag na story telling. Ayan. So, during Sabbath school pala po, pwede tayong magkaroon ng strategies na tinatawag na story telling. Ano po ba yung story telling? It is a telling. Hindi lang po pagsasabi. Ito rin po yung pag sa akin. Ayan. So, ano masasabi mo sa stories ni Ben Arnold?
share ng stories na nakaganda na po. Tapos yung mga bata din siya, no? Sabi pa sa research, kailangan you have to sit down para at least yung eye level nila o nakikita ka nila. Pero syempre, kapag ang audience mo ay mga youth at tanda, syempre, okay naman yung ganito. Ayan. Next, open the Bible to the correct references. Ayan. Meron kami t-shirts dito kanina. Napakaganda yung stories niya. From the start until the end, yung kumbaga po yung simula doon sa Sunday, may stories diba po? Every day may stories. Ayan. So, sinamatize na po yung stories and very inspiring po. Ayan. So, meron din po nabibigay din po tayo ng references. So, pag nabigay po tayo ng references, kailangan po ilagay na lang natin doon sa mismo, for example, Exodus 20. So, dapat doon lang mismo. Ayan. So, meron ka dapat book with ayan. So, nakalimar na agad doon. Para at least, hindi mo na kumosyon yung time natin kapag nag-write up tayo. Ayan. So, now, grab the listener's attention with the first sentence. Ayan. Grab. Close your eyes. Imagine the heaven. Imagine the heaven. Okay, open up. Ayan. So, doon pa lang sa pagsabi ko ng first sentence ko. What can you say? Ano po masasabi niyo? Interesting po ba yung sasabihin ko? Is it? Ayan. So, malang sa first sentence, dapat nag-drop mo na yung attention na bawat isa. How about the gestures? Ayan. So, pag nakukwento lang po tayo sa unahan, especially sa Sabbath school, huwag po tayo masyadong exaggerated. Alam niyo ba yung nangyari sa ano? Nasabi doon sa Sabbath. Okay, kagaya kanina,
that is the best time for you to share. Ayan. So hindi lang yun i-share mo, paano mo siya na-overcome. So that is the spirit of sharing the stories. We express our beliefs and desires and hopes. Alam niyo ba, nung maliit pa lang ako, I love hearing the stories of my grandma, especially yung mga elders of the church. Lagi ko pupunta sa kanila kasi gusto ko yung mga stories nila. Ayan, so marami ko kasi karanasan yung ating mga elders. Storytelling transfers emotions. Ayan, so like for example, naluluwa pa. Tingnan nyo sa drama. Ayan, so kaya lang, stories kasi siya, kaya lang nalagyan nila ng drama. So para may iyak na rin. Diba? Kapag yung kaibigan mo pumunta sa'yo, nag-share ng experience mo. Diba? Kapag na-heartache na rin siya, parang nabipin mo rin yung nararanasan niya. Storytelling was considered a training in listening and telling. Ayan, so ito yung natitrain tayo hindi lang sa pakikinig pati saan? Pati sa pagsasalita. Malay mo, ngayon nakikinig ka dyan. Sooner or later, ikaw na pala yung nandito sa unahan at ikaw na rin yung nag-share. Ayan. Children were expected to learn the stories they heard from their elders. Ayan. Alam niyo po ba na lulungkot ako kapag yung sa bahay mo, instead na yung mommy or yung daddy na share sa bata during bedtime, kasi yun po yung request, especially sa mga toddlers, yun talaga po yung encourage sa atin na mag-deliver po tayo ng stories. Kaya na po ano nangyayari. Pareho po kayo nakatingin sa television. And remember that television create lang yan sa elders and not for children. Kaya di ba may nakalagay doon strongly parental guidelines. Ayan, so ito po ay naman sa atin. So meron pa po i-share sa atin si Sir kung ano naman po ang disadvantage and advantage of Sir. So ang nangyari po kay Pastor Lord, eh dumating siya din sa ospital. Pagdating niya doon, natagpuan niya si Benemene na kumakain ng anong sabi. Google niya siya na kayo na natagpuan. Ang kahit ang pangalan po ay Pavel, P-A-D-E-L. Ang apelyado niya ay G-O-I-A. Friend ko na siya sa Facebook. Pastor Pavel. So, kumakain siya ng anong sabi. At figurado ng mga medical professionals, pina-x-ray nila ulit. Ginugel ko, nakita ko, yung pala siya ay dinala sa isang stainless na dispenser. Tapos, kumakita siya dun sa kumakita ng ibang tao, bakit may nakaupo doon sa stainless? Dapat yung mga nakaupo, ito daw yung dalagay sa room. Ito dinala siya sa room. Kinamagahan ko rin yung mga doktor, pina-x-ray ulit siya. Wala ang broken hip ko, ang spinal column niya, o wala siyang punctured lungs. Wala rin siyang internal hemorrhage sa brain. Ang natira lang sa kanya, broken leg at saka broken arm. At saka for the first time in history, ang kanyang salita ay straight. Kaya praise the Lord talaga. Ang Diyos natin ay hindi lang gumagawa ng miracles sa Old Testament, sa New Testament, in the Assembly of Adventist Church, buhay ang aming Diyos. Pareho sa Bible. Yung mga tao lang, ang kulang sa self, ang lesson pala din ay blessings in proportion to self-sacrifice. Pag tinignan natin yung mga prophets, yung mga disciples, talagang malayo ang i-offer sa ating self-sacrifice. So, ngayon, ang storytelling ay tinignan natin sa Bible at saka sa sa Bible po, hindi lang yung term na storytelling ang ginagamit. Gumagamit sila na listen, take heed, makinig kayo. At saka, huwag niyo makalimutan. Ano makalimutan? Siyempre yung mga kwento niyo bago sila.
para sa lahat ng staging, kung ano lang. So, maraming ibang terms na ginagawa sa Bible. Of course, sa storytelling. Actually, the whole Bible is a story. And when you teach, remember, listen, instruct, observe, bring, assign. For example, kung nakikanin ng mga may rainbow ang nakikita sa ayos na sila. Ibig sabihin, story at hindi na ulit maulit ang Noah, ang baha, ang darating ay apoy. So, yung nilalagay nila yung mga point nila sa mga kanta. Tapos, pag-iingin natin, patulad niyan, nakalagay dyan, teach them diligently, utos yan ng Diyos sa mga Israelite families, natuturuan sila, nulit sa Deuteronomy 11, sa 31, gagawin kanta, at ituro sa mga children, command, pero pang ganyan, and his household, and you shall show your son, at ito yung mga nangyari ng mga panahon, and yung sign, teach, listen, at saka forsake na, our fathers have taught us, hear, yan, makinig daw ang bata, makinig, instruction, ano ba, the Proverbs, ways, that's the better way. So maraming ibig sabihin, maraming mga kagustong ang storytelling dahil ina-apektuhan nito ang lahat ng mga bagay. And makikita natin, of course, in the New Testament, Jesus also extensively used storytelling in teaching. At even from parables, sabi sa mga kanyang, Jesus spoke to them in parables, saying and so on. And he told them many things by parables. So napaka-useful ng storytelling sa teaching ng sa pagtuturo. Ang mga parables, nagustuhan ko lang natin talaga yung mga parables. Kaya lang makikirindin natin. Yung parable ng sower, right? Diyan yung parable ng hidden treasure. Diyan yung parable ng lost ng pearl. Diyan yung parable ng growing seed. Diyan yung parable ng mustard seed. Ng hidden, lahat yan sila stories. Parables ng lost and redemption. Diyan yung parable ng lost sheep. Lost coin, ng prodigal son or lost son, meron yung parables tungkol sa love and forgiveness, mga tuloy ito ni Jesus. Parable ng good Samaritan, ng good debtors, ng unforgiving servant. So, ginagamit ng ating Panginoon mismo itong mga parables. Parables about prayer, dyan ay yung parable for friend at night, nangulit, the friend that just judge, parable of the Pharisee and the publican, and yung mga second coming parables na faithful servant, yung parable of the 10 virgins, parable of the great banquet, the parable of the rich fool, the parable of the wicked husbandman, parable of the tares, the parable of the net, the parable of the budding fig tree, the parable of the barren fig tree. Ilang percent ang naalala natin? Oh, marami pa lang kayo ng ating Panginoon. At saka meron pa, may wise and foolish leaders lang under Abushel, no? Abushel, unjust steward, the rich man and Lazarus, parable of the talents, and parable of the workers in the vineyard. At maliban pa rin, ang Daniel and Revelation, nasa point ko pa. Inakita sa mga prophecy na ang sabi ni John, I saw the holy city, the new Jerusalem, the time of God. Pag-express ng Diyos sa prophecies ng history ay sa kwento rin. Kaya lang, may mga cautions din ang ating propeta tungkol sa mga kwento. Kasi hindi lahat ng kwento ay pwede. Ano ang hindi pwede? Ang kailangan lumayo, sabi niya, sa summary ko po, at saka po may mga patanungan, gusto niyo makita yung quotations, and dyan din sa different application. Pero sa summary ko muna, yung mga sabi ni Enjoy, huwag tayong babayad yung sa anything theatrical. Hindi ko alam kung ano sabihin yun, pero I'm just relaying to you what the prophet said. Yung comic, yung nakakapatawa, minsan nakukunin natin yung sa TV, yung mga sa talk show, nagiging i-influence na ang tayo. So, ang sabi natin ng prophet, message up sa church natin ngayon, ay hindi tayo babayad doon. Hindi yun ang
ang pinakamagandang, ang isa pa, too emotional. Yung masyadong drama, masyadong emotional. Yung jesting, ang jesting ay joke yan na rough. Too graphic, ay yung masyadong ayon na, nakikita niya, hinahampas niya. Ayun ang kanya sa concerts ng editor. So kayo po, drama drama sa mga sense natin, na mga masyadong nakapag, hindi ka na makakaya na picture. So, ganyan din ang guidance natin. Masyadong yung green, siyempre, yung impure na mga maratong suggestive na mga bagay. Yun yung mga kailangan maglalayin natin lagi. Strange fire yan. Fire, pero hindi siya galing sa Diyos. Pero, ang pinakamaganda. So, may guidance na iiwasan, may guidance na gagawin. Yan ang maganda sa mga message galing sa Diyos. Dapat clear ang speech. Kaya, ini-exaggerate namin yung aming mga S at saka mga T. At saka, may mga space ang aming mga words para matapos muna yung echo bago ang mga salita ng sunod. Para madaling maintindihan. Dignify, ibig sabihin, meron kasi yung mga speech na meron sa mga bad version at saka sa mga tambay. Iba yun. Hindi yun dito sa church. Dignified enthusiasm, kasi sabi sa book na evangelism, success of the work is dependent on enthusiasm and perseverance. Ibig sabihin, hindi naman boring na boring. Yung totoo, ang mensahe natin ay totoo. Totoo, therefore, yung pagpapasabi natin ay parang totoo rin. O totoo nga talaga. Brevity, ibig sabihin hindi yung si Pablo kasi nag-sermon siya hanggang kinaumaga at kaya na lang lang. 30 minutes ang idea. Sabi ni Ellen G. White, except when God has a special message for the person. So, kahit si Ellen G. White mismo, umaamin na masyadong mahakaba na lang yung sermon niya. Illustrations, yan, nagamit yung mga pictures, katulad ng PowerPoint, yung iba may katulad ng graphs, graphs, diagrams, yung timelines, at saka syempre ang pinakamarapas ay ang sariling kwento. Sabi nga ng iba, testimony, at saka ng change life, walang mga character. At ano naman yung mga bagay-bagay na kailangan na improve? Meron kasi yung kwento. Nung gabi ko ay bata pa, hindi si Gano. Parang hindi totoo ang ipag-gen nyo. Sabi niya ng Jerry, tinukot niya isang auto, sabi niya. Meron niya actor, nagkwento. Sabi niya, bakit kayo mga actor? Ang gano'n niyo ba gano'n? Sabi ng actor, ewan mo nga, kayo mga nagsasabi ng katotohanan. At sabi niya, sabi ng actor, bakit mga actor? Sinasabi namin ang hindi katotohanan. Pero pag sinabi namin, parang totoo. Parang totoo. Ang pagkasabi. Pero ang sinasabi natin, ito lang, ayaw mo mag-picture. Ang sinasabi niyo, katotohanan. Pero pag sinabi, pag kayo ang nagsalita, parang hindi ka paniwala na totoo. Ang sabi na yun, pag nag-i-express tayo ng salita ng Diyos, lalagyan natin ang buhay. Kasi history, pag boring mo mag-sermon, may mga mapapunta sa impyerno. Pag ginawa mo ang iyong interes, may mga mapapunta sa langit. Okay, gagawin niya, itinisan lang po natin dahil kayo ng defense, strange fire. The object of the ministry of labor is not to abuse. Hindi para magpapat, hindi ito, okay, tingnan niya. Then, meron pang mag-usun niya, dapat may respect, reverence. And then, God is offended pag magagawin ng cheap and thrifty works and shall cause the truth. Is this honor. Definitely, ibig sabihin yung mga hindi seryoso, anecdotes and humor, may chapter yan sa Voice and Speech, page 169. And then, yung mga light and thrifting, ibig sabihin ng light and seryoso, thrifting, very seryoso. And then, yung pang-pamakarami ng conversation, put away coarseness, ibig sabihin ng forum ay no flippant words, no drifting anecdotes, and words spoken to create a laugh. At all content that you're doing.
picture comes down from Precision Minister to create a sense of comical, the comical fact that he is surpassing and charged the grace of the people. He does that for Mr. Sabre in that day, where he places himself in the kingdom. Then everybody knows. Irrelevant anecdotes? Oh. But amusing stories? Oh. No clouds in the movie? James and dignified. So maybe in our pictures, illustrations, at saka, ano ba yun? Make the illustrations. Illustrations ay naiintindihan kahit ng mga bata. And of course, we have dignified resources, which can really be like specific words. Why? Because nagugutom ang mga tupa. At hindi na kailangan ng chop. So, but eventually, it's encouraging us to use charts, symbols, and other visual aids. Oh, wala kang PowerPoint, videos, and especially this is Sabbath school. Our Sabbath school should become even more interesting. Sabbath school is taking object lessons, pictures, blackboards, etc. for the useful mind. And then, charts, symbols, combination of very illustration, and there are like public gender, talaga siya, mga beast of revelation na kasing kalaki ng mga tao. And then, okay, now in encouragement, oh, hindi na pala yung encouragement. Ito kailangan, ito yung isang, by the way, yung Bible is a whole story book. Makikita niyo dyan, from Genesis to Revelation, lahat yan may story. Tapos nandito ako sa CAA Church dito Manila. So malapit, lahat tayo kasama sa story, lahat tayo actors sa story, at lahat tayo may part dun sa story. So yan po ang storytelling, ang buong gospel ay story ang buong kayo ng Christian story. Eh, ako yung nabasa ko sa
patuloy na gagala na makasama po namin kayo sa hapong ito at pag-aaralan po natin ng panibagong kapamaraanan sa pagtuturo na sa Sabatul. Ako nga pala si Brother Paul. Ako naman, Sister Anne. At ito ba, Sabatul Workshop. Sa hapong ito ay pag-aaralan po natin ang isa sa pinakamagandang mga magandang kapamaraanan sa pagtuturo na Sabatul. Ito nga po yung tinatawag nila questioning. Sister Anne, may gusto ka bang itanong sa ating congregation regarding sa ating pong questioning? ay, mga kababayan, kapag narinig niyo ang questioning, ano una-una po ang paso sa isipan niyo? Yeah.
Ngayon naman po ay tuturo po kami ng iba't ibang kapaparaanan kung paano po gagamitin ang question unity sa pagtuturo ng Sabbath School. Or, ay bago pa tayo susuraan, ay tingnan muna po natin yung qualification ng mabuting question sa pagtuturo pa natin. Ano po yung mga qualification? Number one, para tuturo ako gagawin ko ang apple. Ito na
bago po tayo magtulong ng lesson, mayroon lang po tayo nakaka prepare na tanong. Para alam mo yung objective mo, ito yung gusto mong mangyari sa iyong lesson, ito yung i-deliver mo mong mensahe, yung mga question yung pinakagay mo para makapagod mo yan. Kaya kailangan may nakaka-prepare po tayo ng question. Hindi lang po tayo pagpunta sa klase, wala tayo nakaka-prepare ng question. Magtatanong po tayo, hindi related po sa ating kung ano ka po malayo siya. Kaya mas maganda po bilang mga teachers, ang mga teacher po natin dito sa Saba School ay kailangan meron po tayo nakaprepare ng question o tanong. Para magkaroon ng magandang pamilya ang ating tahanan. Yun po, hindi naman siya nakalabas. At kung masyado na mabigyan yung siyo at alamban, pwede mo siya bigyan din ang alawas na 5-10 seconds. Bakit mo natin kailangan magbigay ng oras? Kasi unang muna po, dapat tayo magbigay ng oras para kasi oras mo sentan na tayo, hindi po sila na, hindi po sila na tumasip at makukuha mo rin yung attention nila na parang makuporso sila magpalaw, mag-response sa iyong katangan. Pangatlo po, nakatapos na patala ng A, B, tapos pangalaw na natin ay B, ano po yung B? B! Ang B po ay, oras na nagtanong po tayo ay nataas na sila ng kamay kung sino sa sumagot. Ang unang-unang po yung tatawagin, hindi po yung nagtataas na ng kamay. Ang tatawagin niyo po ay mas maganda na yung mga hindi nagpa-participate. O yung katawang mong tao na hindi yung sumagot, hindi na kaya na sumagot, pero hindi po yung nagtataas na sila tawagin. Halimbawa, pwede sa pag hindi po sila sumagot, pwede po natin ipalaw ko yung request po natin yung question. Kung saan po binagtanong po kayo, hindi ko rin yung question. Pwede po natin yung revise yung question natin na appropriate para sa kanya. Alam mo, ipindihan niya partner. Parang ipindihan niya partner. At mas maganda sa mga tanong po natin kung really pa rin, ayaw pa rin, marami po audience natin po magbibigyan. Marami pa tayong audience. Kung ayaw niya po, respect na natin niya. Or pwede na to, pwede natin i-respect na tayo na rin mo po, kaya oras na huwag po natin isip atay yung mga kasamahan natin kung doon tayo sa school. Meron po mga tao sa libo na nagpapasuhan. Sila po yung tawagin natin. At makukuyin sila po. Ano nga ang tanong niya? Ibig sabihin, maalam ko siya, they feel that they are belong. Hindi po sila makapapasok, hindi sila kasama sa grupo. Pag-apas po ay L. So, kailangan ang ilang nakapakinig at isang teacher ay kailangan may eye contact. So, kailangan makuha ang attention ng isang nakapakinig kapag ka may eye contact rather. So, kailangan tingnan mo kung ano yung kakayahan niya sa pamagitan ng mga at sister Anna, ang naman si Coco, oras na nagsasalita niyo, no? Para nagtanong na tayo at nagsalita niyo yung estudyante. Maganda pa narating na nila para makita nila interesado pa. Na minsan kasi sa sabas natin, magtatanong tayo at nagsasalita ng tao, magbabasa pa tayo ng note natin sa sabas school lesson natin.
focus niya nawawala. Yung nawawala yung focus niya. Kaya mas maganda yung mga kaibigan, gamitin natin natin yung eyes na tayo pangkat. At gamitin natin yung gesture na talagang interesado tayo, pwede tayo na gamitin natin yung pakarisasalita siya para encourage pa po siya masalita. Clear po ba? At ang hindi po ay so ito dito pumapasok yung katanungan paano. So kailangan ma-expound. Magbago ito yung specific na question na nakasagutan. Kailangan ma-expound kung bagay niya yung pinihan. So expound yung katanungan. Para ito na yung mga nalubusan. Ang susunan ito. Especially kapag nagtatanong tayo isa. Pagkatapos yung inaasahan nating tanong ay marami yung sagot niya. Ano kayo gagawin po natin doon?
isa po rin gas. Ang last ba natin ay, kailangan po yung mga question na ibibigay po sa program, talagang po sila, gustaan, ay naayon pa rin sa subject natin. Hindi po lalo, kasi isa ng pinaka-problema sa tapas sulay. Thank you.
Sige po, maraming salamat. Counseling, kung talagang
wala na pong magawa. Pumili po tayo ng tulong sa mga elders natin o yung mga may mas malawang na isipan para matulungan po tayo. Saan po? Thank you, Madam. Sister, talaga ang isang participation ng ako na mga member ng gantong buhay ang pagtuturo natin sa mga question is, bilang isang kabataan, paano ninyo matutulungan ang inyong kaibigan na nakakaranas ng broken relationship? Sino ba sumagot? Si Ma'am Irma. My sister, sabi niya daw. Okay? Yung experience mo daw na yung ginawa mo kung na broken hearted ka dati, pwede mo i-share para ma-apply na rin yung mga ginawa mo, yung successful naman. So yung sunod, tatabihan ko daw yung kaibigan na yun. Tabihan ko lang, titigyan mo. Tapos ano, hintayin mo daw na mag-open sa'yo. Kasi parang nagsalita ka daw, baka mayroon ko yung problema niya. Diba? So, kailangan hintayin mo lang sa magsalita. Kung iiyak siya, iiyak mo rin. Sabay kayo, best friend. Amen. Yun po ang isang kapaparaan sa pagtuturo si Sir Anna ng ating pong lesson. Lahat ng pamiling life day, pamiling pa sa iyo po ang lahat. Magpapitin ko natin ang start nila. Questions? Maraming salamat sa inyo. Ah, Pastor, meron po kayo mga katanungan. Nasagutin na yung listahan. Okay, isang question po. Tatawag ako sa mga grupo natin ng mga tatay, ng mga nanay, mga kapataan. May question po kayo sa ating pong question. One, two. Three times you've shot,
Ang natin sa level nila
kahirapan sagutin sa mga kabataan yung mga tanong na napakadaling question na talagang based on their experience matutunan nila. Pero hindi pa natin talaga maiwasan minsan na hindi talaga sila umiinig. Pwede po natin gagawin yung i-close natin sila. Lapitan natin sila pagkapos ng sa school, ikaw natin sila, pwede po yun. At may suggestion of teacher. Common problem po yung hindi pagsasakal sa Lord. Especially, una, syempre kung hindi sila interesado na, and especially sa young people, very common girl. Na lahat sila nakatingin sa'yo, pero mga hindi naman nakikinig, kunyari yung nakikinig. Common po yan, sa klase namin, I'm teaching also college students, freshmen. Madaming. Tapos mga isa nakamiti pa, pag tinanong mo naman, hindi naman alam po ang sasakal kasi nga hindi interesado. So, ano po sa akin po, yung nag-work na, mentor. Kapag hindi sila sumasagot, yung ginagawa ko po. Okay, so ulitin yung tayo. Pero this time, sasagin mo sa grupo sa iyong partner. Okay? So, ganun po. So, tatanin ko yung tanong. Bigyan ko yung mag-in para sabihin mo sa partner mo sa grupo. So, mabibigyan lang siya, sabihin sa partner mo sa grupo niya kasi hindi naman ito big group. Ano po? Dalawa na lang sila eh. Lang naman hindi ba sila magpagluhan. Diba? So, magpagluhan and then, so that time, pwede siyang sumagot kasi hindi naman kanyang sagot yun. Kasi posible rin po na nahihiya sila kasi hindi nila mali yung kanilang sagot. So in that way, mas may encourage natin sila na, mag-share ng answer. Ang second po na pwede natin gawin, magtanong po tayo ng reflective questions. Ano po yung reflective questions? Halimbawa po, ang topic natin is about working relationship. So we ask them questions that pertains to their personal life. Halimbawa, so sa ating lesson ngayon, ano yung isang bagay na talagang gusto mong i-apply? Ang reflective question ko kasi wala siyang right or wrong answer. Kaya, mas lesser po yung tendency na mag-prete yung estudyante na mag-answer. Hindi po maraming salamat. Ang nag-work sa akin ng sagot sa mga tao ayaw sa sagot. Gamitan ko naman ito ng mga praktikal. Kapatid ka ng trabaho mo. Pag hindi sagot, papukit. Nasagot yun, pag estudyante, ano ang favorite subject mo? Dapat kasi ang facilitator, art yan eh, inaaral. Kunyari bro, may relationship. Kapatid ka ng trabaho, may isa. Kapag nasira yung net, ang ginagawa mo, tinatay, no? Ito pala yun. Pag nasira yung relasyon ng magulang ko na gagawin, ina-under ko siya agad. Based on sa trabaho niya. Based on, pero may ulit sa atin po, math. So mag-iisip ka, kaya kasi trainer talaga, ina-aral nila yung ating bali, kung paano ba yung discussion. Kasi pag dumating yung time na yan, ay, ang sabi nga sa quotation, the reason why they don't ask questions is because you're not giving them a reason to ask a question. Ibig sabihin, hindi mo sila talaga binigyan ng rason na sumagot. Kaya mapapagpili na sila sumagot. Ano naman ako po? Hirap na sabihin niyo, tricycle driver. Kung nasira mo yung spark lang, pinapalit talaga yung nililinis. Hindi, pupalit ako muna yun. Ah, pag nagkawin mo kayo kasawa, pupalit ako muna agad. Hindi! Amen! Amen! Bigyan natin ang pagkakataon sa last presenter. Wala, dala mo. Thank you.
problema. So, ating pumili sa ating lesson, ang problem ko ay ang handling or ang hindi pagkakasundong ng dalawang grupo. Let's say, this group A and this group B. So, kung meron po tayong mga sub-sub problem o mga nakapagawa ng problema, ay pwede din natin ilipan. Ang sunod po ay to help the two groups na yung sabihin. Sabihin, ang paggawa ko ng objectives ay in harmony to the problem. So, kung specific na pinresenting problem, ganun din po ang objectives. Ang pagkakamali ko ng iba, minsan ay gumagawa ng objectives, pero hindi naman nasasagot kung ano ang hindihin. Situations, apps, or activities.
Okay. And to lead members to the scripture to search for answers to life problems. Okay. Our first one is a student center, a member center. Then we will actually make yung kagaya sa sabi natin kapatid kanina na madalas teacher na yung tutungo. No? So, mas maganda yung facilitator. So, ngayon ang teacher will be more on the facilitator. The facilitator, yung approach is student center. Kung ano yung nangyayari sa araw-araw na buhay ng ating mga membro para makaralay ko. Okay. What are the advantages for problem solving? Well, now, next, there are equal participation of the members. Second, it develops critical thinking. And third, it can be used in day-to-day life problem. Yun ang mga tatlo sa maraming advantages. Yung disadvantages naman, mayroong fear of committing mistakes. Kaya kanina, hindi nasasagot. Dahil daw, baka mamaya mali ang kanyang sasabihin. Okay? Fear of being criticized or fear of being ignored. So, alam na natin paano gagawin yung sinagot naman natin. Okay? Now, let's go to the application. First, alam nyo natin. First step, understand the problem. What is the problem? Titingnan na natin yung what is that? The main problem. Ano ba talaga ang main problem? And ano ba yung mga sub-problems? Okay, so that is this. Then, after that, you know the process. Ano ang magkakayaan itong problema? Next is the goals. Ano ang goal natin dito para mag-solve? Kaya ano ang mga objectives? Now, let's try. Our problem is that ating lesson ngayong week is about broken relationships. Okay, so that's our problem. We know that this is a problem. I know how to pose the problem. Poses. Yon, ano na kapabigat? Na broken relationship. First is the interpersonal relationship. I mean, what I'm doing here is gusto kong masagot natin yung question that sa parang huli ng ating lesson. Number 3 question. Second is the repetitive genesis. No, yung mga pagsiselos, no? Pagdidan. Next is memory. No, yung pag pagkatalo. No? There's another word for that. Yeah. Next is selfishness. Okay, hindi naman din yan. So yun. Last is the other one is the superior priority issues. Reaction dyan sa ating lesson. And marami pa. The host of them. Now let's try this proper relationship. Okay. Mention sa ating kanina. So these are the perpetuating factors. Or napapanatili ng problema ng wrong relationship. Bakit hindi ka naman solve? Ano yung mga bagay, yung mga factor na nagpapatagin, nagpapatakas na para masolve itong broken relationship. So, as mentioned available, there's an interpersonal conflict. No? Then, what are we going to do? Now, the preventive move. Ito po ang ito yung model dito ni Anna sa CBC yung mga apat na B. Okay, ang product po ng problem is broken relationship. Then, ano? Yeah. So, ang perpetuating factors, ito, then the preventive move. Ano ang dapat gawin? Okay, ano ang action dapat? Next is yung proposal. Ano ang gagawin natin? So, yung mga disadvantages. Patawin na, pag ginawa na ito, ano ang nangyari? Pag ganito ang sitwasyon, ano ang possible reaction? Okay? So, that's what we do in problem solving. Our goal here is memory is information and objectives is to be able to heal broken relationships to give and need to give. Now, let's identify various solutions. I'd like to group you into five. Okay.
presenting po ano ang antidote, ano ang pagkontra, and tamang ito is ano yung proposal, ano pa na ang dapat gawin. Ano yung useful nyo? Prepare to ask our members, ano ang ginagawa nyo pag ganito ang mayayari? Okay, student center, ano ginagawa nyo sa inyong mga experiences? Paano kayo na overcome? Ano yung overcome?